At syempre, ito na, ito na ang good news, ang huling-huling balitang dumasok ngayong araw na ito. Ayan, 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 oh, ha? Oh, sandali, sandali, sandali. Okay, ay, 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 ay. Ox, ayan. Syempre, bumasok ang balita na ito, itong ngayong gabi lang na ito, nakakatuwa ho ito. Oh. Wait lang. Yaktain na naman ang mga dilawan dito at saka mga kaliwang mga komunista dito. Ah. At nanguna po rito si Davao City Mayor at Presidential... Ulit. Taas na ng Pulse Asia ang pinakabago nilang Presidential Preference Survey. At nanguna po rito si Davao City Mayor at Presidential Daughter Sara Duterte. 27% ang nakuha ni Mayor Sara sa survey na isinagawa mula February 22 hanggang March 3. Sinundan siya ni dating Senador Bongbong Marcos na may 13%, Senator Grace Poe at Manila Mayor Isko Moreno na kapwa may tig 12% at Senator Manny Pacquiao na may 11%. Sa Vice Presidency, dikit ang laban ni na Mayor Isko Moreno, Senator Manny Pacquiao at Mayor Sara Duterte. Sumunod sa kanila si Senator Tito Soto at Bongbong Marcos. Pagdating naman sa senatorial race, nangunguna sa top 15 sina Senator Manny Pacquiao, Mayor Isko Moreno, news anchor Rafi Tulfo, Mayor Sara Duterte. Siya yung nagre-report? Siya yung number 3? Palakpakan natin si Sir Rafi. Grabe ka, Sir Rafi. You're the best. Efte, Governor Cheese Escudero at Congresswoman Lauren Legarda. Ay, palakpakan. So, ito po ang summary niyan. Si Mayor Sara Duterte po ay nakakuha ng 27%. Oh, si Bongbong Marcos, 13. At Grace po, 12. Si Isko, 12. Si Manny Pacquiao, 11. Lenny Robredo, 7%. Si Bongo, 5%. Si Jejo Marbinay, 3%. Ping Lacson 2%. Ay, may, bakit to sali si Ping Lacson dito? Ayan ha. Eto, baka magtataka kayo ha. Eh, paano na yan eh? Kung hindi kumandidato si Mayor Sara Duterte, alayo ni Senator Bongo. Hindi ho, wag yung isipin yan. Alam nyo kung bakit. Yung mga, kungari hindi kumandidato si Sara Duterte, sigurado ho dyan, malaki yung percentage niyan mapupunta kay Senator Bongo. Kasi Team Duterte ho yan eh. Eh alam naman natin pag sinabing Team Duterte, Sara Duterte yan at saka si Senator Bongo. So kung hindi kumandidato si Mayor Sara Duterte, pasok dyan si Senator Bongo, ha? O, kaya dapat, ngayon pa lang, antay na natin ito sabay-sabay. Are you ready, people in the house? Ayan na! Sabi ko, isisigaw ko. Run, Sara, run. Oh, Sara, ang takbo. Ito rin ang sinisigaw ni Mokauson. Run, Sara, run. Oh, Sara, ang takbo. Ito rin ang sinisigaw ni Balatay. So it's either Mayor Sara Duterte o Bongo lang yan. Sure na yan. Pasok na sa bangayan. Kailangan lang mag-usap niyan dalawa. Siyempre magkausap naman yan. Isang pamilya yan. Eh di ba sabi nga nila eh, ang gusto nun talaga naman ng tao eh si Mayor Sara Duterte. Kasi siyempre eh, parang si Pangulong Duterte yan. Eh kaya lang pag hindi talaga siya eh si mangyayari niyan si Senator Bongo at si Pangulong Duterte ang Vice President. Payag kayo doon o palakpakan. Asan si Lenny Robredo? Andun sa kabababaan. Wawa naman si Lenny Robredo. Tawin na ka na. Are you ready? Run, Sara, run. Oh, parang konsa. Sabay, sabay.
Run, Sara, run. Ito rin ang sinisigaw ni Banat Bay. Oh, kayo naman, kayo naman. Sara, run. Kayo naman, kayo naman. Ito rin ang sinisigaw ng mga tao. Run, Sara, run. Takbo. Hindi naman sinusulat yung sagot nyo eh. Ayan. Takbo sa ora, takbo. Ganon. Ayaw talaga. Ayan, susulat ninyo. O, wag na paulit-ulit. Nakahalata na. Wala na ngang profile pic. Oh. Okay, okay. Ayun na ho. Ayun na ho ang ating katapusan ng ating balita ngayong araw na ito. Thank you very much for your kind consideration. I love every one of you. Palakpakan naman para sa isa't isa. Thank you very much. Thank you very much. Okay, 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 okay. Ay, nako, salamat po. At ngayon namang araw na ito ay pag-usapan lang natin bago tayo magtapos. Ang very special ba? Ito po, gustong-gusto ko itong verse na ito. Ha? Ito ay para mas maintindihan natin ang mga nangyayari sa mundo na ito. Ito po ay napaka-importante na gusto ko lang i-share sa inyo. Ayan. Ephesians 6 verse 10 to 17. Things God gives the Christian to fight. This is the last thing I want to say. Be strong with the Lord's strength. Put on the things God gives you to fight with. Then you will not fall into the traps of the devil. Our fight is not with the people. Okay? It against the leaders and the powers and the spirits of darkness in this world. It is against the demon world that works in the heaven. Because of this, put on all the things God gives you to fight with. Una ho, gusto ko lang hong iparealize ho sa atin lahat to. Ipaalala lamang po, alam ko po na madalas nyo na hong naririnig to. Ito yung sinasabing our fight o yung ating laban sa mundo na ito, it is not against physical realm. Sabihin, hindi ho ito against people. This is against spiritual realm. Whether you like it or not, you have to understand that you have to accept that our lives is a continuous battle. Ito po ay tuloy-tuloy na pakikipaglaban sa spiritual realms. Whether you like it or not, that's true. Yan po ay totoo. What you see now, itong nakikita natin, physical things, material things, lahat po yan, it's just physical. Kaya nga patuloy kong sinasabi sa inyo, let's not focus on the people, but rather let's focus on the issues, the attitude, o yung kaugalian. You know why I hate this community pantry? Hindi ho yung mga tumutulong, ha? I don't hate that yung mga taong tumutulong. Ang problema ko ho dun sa community pantry, if you're a Christian, you would understand this. That the fight on the community pantry is the spirit of rebellion. Yan ho kasi yung kinakalat, yung puso na kinakalat ng ibang tao pag patungkol ho dito. Yung magkaroon ka ng espiritong galit sa gobyerno. Magkaroon ka ng espiritong lumaban sa gobyerno. Alam nyo, sabi ko nga eh, I make a joke about this, but in reality, community pantry should be help to the people, help to the needy, help to the government na limited ang resources. Yan po ang dapat na pinapasang attitude at espiritu sa pagtulong. Ang problema ho, hindi ho eh. Kasi nga ho, again, sabi nga dito, our fight is not with the people. It is against the leaders and the powers in the spirit of darkness in the world. Sa madaling salita po, ang laban na ito ay laban doon sa spirit of rebellion. Alam niyo kung bakit ko sinasabi to? Kasi ho, yan ho ang isang very obvious na lalabas ho in the end days. Yan ho yung rebellious spirit. Jobert the Good Book, salamat po. Banat Bay, wag mo nang ibenta any car. Taken na. Ay, sige po. Okay po. Kayo na po talaga. Joke lang. Hindi, sige po.
Usap po tayo mamaya.